At bilang paghahanda sa pangalawang minsahe na dadalhin ng ating kapatid na si Brother Harry Gonzales, tayo po muna ay umawit ng isang himno, There is a Fountain Filled with Blood. Number 188. Sarili para sa pagbubulay-bulay sa pangalawang pangungusap ng ating Panginoon doon sa cross ng Kalbaryo. Now, you will be with me in paradise. And let us welcome Brother Harry Gonzales. Magandang hapon po sa lahat, sa mga nanonood at nakikinig. Sa hapon po ito ay ating tatalakayin ang isa sa itong mga huling salitang binanggit ng ating Panginoon sa Kristo nung siya ay ipako sa cross ng Kalbaryo. Ang mga salitang ito po ay naging tugon ng ating Panginoong Jesucristo noong hilingin ng isang tulisan na kasama niyang ipinako sa krus na sumama ito sa paraiso. Bago po tayo magsimula, tayo po muna yung manalangin. Ipagkatiwala po natin sa Panginoon ang pagpapahayag ng kanyang salita. Kakila namin Ama, tunay po kami nagkapasalamat sa hapong ito na patuloy na iingat at paggabay mo sa amin. Dalangin namin na tumilos ka ng makapangyarihan sa pagpapahayag ng iyong salita at po ay pamitin ang mabuksan ng isip at puso ng mga makikinig nito, lalo na ang mga taong wala pa po sa inyo.
ay nakita nila ang kanilang kasalanan, ang kanilang karumihan, at tunay silang tumakbo sa aming Panginoong Jesucristo bilang Diyos na tagapagligtas. Gawin niyo rin po ang lingkod, magbabahagi ng iyong salita, yun siya ng karunungan, katalinuhan, pang maipahayag ng may kalinawan, may conviction, ang iyong mga salita. At tunay na bigyan siya ng kababaang loob, Panginoong Jesucristo lamang ang itaas, pagpapahayag ng kanyang salita, at hindi ang sino paman. Muli na ipinagkakatiwala po namin ang lahat ng ito sa iyo, Panginoon. Kumilos ka sa aming kalagitnaan. Ito po ang aming samot na lang sa pangalan ni Jesus. Amen. Marami sa mga tao kapag sila ay namatay, o kung mamamatay man sila, ay nais nila na sa langit o paraiso makapunta. Lagi din sinasabi ng matatanda, pag may namamatay, o may pumanaw na, wala na siya, nasa langit na. Saksi ako sa ganitong mga pangyayari at madalas ko itong marinig. Naalala ko pa nga noong kabataan ko, mga bata pa kami, kapag nagbibiroan kami ng mga kalaro ko at napunta ang usapan na kung halimbawa ikaw ay mamatay, saan ka pupunta? Siyempre lahat kami ay magkasabi na sa langit dahil ayaw nga namin mapunta ng impyerno. Para bagang naging kaakibat na pag may namatay o namamatay ay sa langit na agad ang punta na ang mga tao, siguradong sigurado na sila na dito sila babagsak. Wala namang masama kung naisin ng isang tao na kapag namatay siya, sa langit siya pupunta. Ang nagiging suliranin lang ay ang paraan o ang daan kung paano makakapunta dito. Ang madalas kong marinig noon, kahit hanggang ngayon, para daw makapunta ka sa langit, kailangan mabait ka, mabuti kang tao, at kung ano-ano pa mabubuting gawa na ibidibida nila. Sa makatuwid, your good works, your good deeds, ang paraan para makapunta ang tao sa paraiso. Ito nga ba talaga ang paraan o may iba pa? Yan ang ating tatalakayin ngayong umaga dahil mayroon isang tao na nakapunta dito at mismo si Jesus ang nagsama sa kanya sa paraiso. Buksan natin ang ating Biblia sa Lucas chapter 23 verse 43 at ito ang tugon ng Panginoon sa tulisan. At sinabi niya sa kanya, katotohanang sinasabi ko sa iyo, ngayon ay kakasamahin kita sa paraiso. Para bigyan kayo ng konting kaalaman o background sa nangyari sa chapter na ito, ito ang mga panahon na ipapako na ang Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo at ang mga kasama niya. Yes, hindi lang siya isa kung hindi may kasama siya. At isa na nga dito yung nais na sumama sa kanya sa paraiso na isang tulisan. Bago pa man ipako ang Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo, marami muna siyang binagdaan ng pasakit. O sinintensyahan muna siya bago siya ipako sa krus. Kung babasahin natin ang buong chapter 23, malalaman natin kung ano ang iba pang dinanas ng Panginoon bago siya ipako sa krus. Sa ating pagpapatuloy, sa bersikulong ating tatalakayin, ay meron tayong tatlong katanungan na bibigyang kasagutan. Ang unang katanungan na ating bibigyang kasagutan, sino ang taong na isumama kay Jesus sa paraiso? Ang ikalawa naman, bakit siya sinama ng Diyos sa paraiso? At ang ikatatlo, sino lang ang maaaring makapunta sa paraiso? So itong mga katanungang ito ang ating bibigyang kasagutan at tayo mag-uumpisa sa unang tanong. Sino ang taong nais sumama kay Jesus sa paraiso? Ang tao po na ito ayon sa paglalarawan ng Biblia ay isa sa mga tulisan o magnanakaw. Babasahin natin ang Matthew 27 verse 38 at Mark 15 verse 27 ay makikita po natin dito na ilalarawan ang taong na ito ay isa tulisan o isang magnanakaw. Gayun din naman ang isa pa nilang kasama. Sari po itong tulisan o magnanakaw. Kaya nga po ng
nabanggit ko kanina, hindi lamang po isa ang Panginoong Jesucristo nung siya ipako sa krus, bagkus ay meron po siyang dalawang kasama. Isa po sa kanyang kanan at isa po sa kanyang kaliwa. Ang dalawa pong ito ay parehong tulisan at mga magdanakaw at na sentensyahan din po ng mga panahon na yun na ipako sa krus. Sa madaling sabi po, ang tao po na ito ay isang makasalanan. Dahil nga po siya isang tulisan o isang magdanakaw. Isang makasalanan na tulad mo at tulad ko. Oo. Huwag kang magtaka kung sinabi ko na tulad mo at tulad ko na makasalanan. Dahil lahat po tayo ay makasalanan. Ayon po sa Roma, chapter 3 verse 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Napakalinaw po ng sinabi sa bersikulong ito na lahat ay nagkasala. Kaya hindi tayo maaaring tumanggi o ariin natin sa ating mga sarili na hindi tayo makasalanan o nagkasalaman. Dahil mismong salita na po ng Diyos ang nagsasabi, tayong lahat ay makasalanan. Ngayon nalaman natin na ang tao pala na ito ay isang tulisan, magdanakaw at makasalanan. Siguro, naglalaro sa isipan mo. At itatanong mo rin ngayon, bakit nais niya pang sumama kay Jesus sa paraiso? Gayong tulisan at makasalanan naman pala siya. At sa naging tugon ni Jesus, na binasa natin kanina, isinama niya ito. Ang mga susunod po na pangyayari ay ating mabibigyang sagot sa ating ikalawang tanong. Bakit siya sinama ng Diyos sa paraiso? Bakit nga po kaya? Dahil ba noong andun sila sa krus, habang sila'y nakapako, naging mabait siya sa Panginoong Jesucristo, maaaring niya binubolan niya ito at magagandang salita ang sinasabi niya patungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Ngunit wala po sa nabanggit, walang ginawang mabuti ang taong ito. Pagkos minumura at inaalipustapan niya ng isa pa niyang kasama, ang Panginoong Jesus, habang sila ay nakapako sa krus. Ang ating pumubuksan, babasahin ang Mateo chapter 27 verse 44, ay ating pong makikita dito, sa gayon ding paraan ay inalipusta siya ng mga tulisan na ipinako sa krus na kasama niya. Tama ang iyong narinig. Ililibak niya ang Diyos. Dalawa sila na umaalipusta kay Jesus. Ngunit pagdating ng hapon, biglang nabago ang lahat. Kung kaninang umaga, kasama siya sa nangaalipusta, tumahamak sa ating Panginoong Jesucristo. Pagdating naman ng hapon, mismo siya ang sumaway sa isa pa niyang kasama na patuloy na humahamak sa ating Panginoong Jesus. Kung ating bubuksan ang Lucas, kasahin natin, Lucas chapter 23 verse 39. Ganito po ang pagkakasal. At siya'y inalipusta ng isa sa mga tampalasang nabibiti na sinasabi, hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili at kapmi. Ngunit sumagot naman po ang isa pang tulisan. Verse 40, datapwat sumagot ang isa at pagsaway sa kanya'y sinabi, hindi ka pa ba natatakot sa Diyos? Yamang ikaw ay nasa gayon ding kaparusahan. Tuloy po natin hanggang 41. At tayo sa katotohanan ay ayon sa katuwiran sapagkat tinanggap natin ang nararapat na kabayaran sa ating mga gawa. Datapwat ang taong ito'y hindi gumagawa ng anumang masama. Yun po ang sinabi ng tulisan sa kapwa niya tulisan. Biglang nag-iba ang ihip ng hangin
ng isang makasalanan na mayroong matigas na puso ay nagkaroon ng bago at malambot na puso. Nagkaroon ng pagsisisi at pagpapakumbaba at pagkilala na si Jesus ay Diyos. At dito na rin niya sinambit. Kung ating babasahin ang susunod na verse, verse 42, ay sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. At agad tumugon ang Panginoon sa verse 43. Sinabi nga niya, ngayon din ay kakasamahin kita sa paraiso. Nakita natin sa pangyayaring ito ang kamanghamanghang biyaya ng Diyos. Biyaya na nagliligtas. Iniligtas ng Diyos ni Jesus ang isang makasalanan dahil nakita niya ang kanyang kasalanan. Nagpakumbaba ito, nagsisi at kinilala niya, nagkaroon siya ng takot sa Diyos. Ito'y hindi gawa ng tao at hindi natin kaya. Ito'y kapangyarihan ng Diyos at pagkilos ng banal na Espiritu upang iligtas ang isang makasalanan gaya ng isang tulisan. Amazing grace, mga kaibigan, mga kapatid, ang nangyari sa chapter na ito. Isang makasalanan na tumutuya sa Panginoon nung umaga ay biglang nabago ang puso pagdating ng hapon. Kamanghamanghang biyaya ang ipinakita ng Panginoon. Inabot niya ang isang makasalanan at iniligtas niya. At sa ating panghuling tanong, sino lang ang maaari niya makapunta sa paraiso? Ang paraiso o langit ay lugar ng tao ng Diyos na kanyang iniligtas sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Sa makatuwid po, mga kaibigan, mga kapatid, ang maaari lamang pong makapunta sa langit ay ang mga iniligtas ng Diyos, mga mananampalataya kay Kristo Jesus. Sila lamang po ang may karapatan na makapunta sa langit o paraiso. Ito'y lugar ng mga taong nagsisi sa kanilang mga kasalanan at nanampalataya kay Jesus na tanging tagapagligtas natin. Hindi ito lugar na maaari mong puntahan kung kailan mo nais-naisin. Hindi ito isang parke na anumang oras ay maaari kang pumasok. Kaharian ito ng Diyos kasama ang kanyang mga iniligtas. At isang pangalan lamang ang tatanggapin kung nais mo makarating dito. Sa nangyayari po sa ating mundo, gawa po ng coronavirus or COVID-19, marami pong apektadong bansa ang nakakaranas nito, marami na pong biktima at marami na rin pong matay. At iba po ang ginagawa ng gobyerno ng kanilang bansa upang mapigilan ang paglaganap dito. Isa na nga po dito ay ang pag-lockdown ng isang lugar o enhancement community quarantine para sa isang lugar. Sa mga ganito pong paraan, hindi po basta-basta nakakalabas o nakakapasok ang mga tao sa bawat lugar na nasa ilalim ng lockdown or enhancement community quarantine. Ngunit kung kinakailangan pong lumabas ang mga tao dito, ay meron pong tinatawag na quarantine pass. O ito po yung nagsisilbi nilang patunay upang sila ay makalabas sa nasabing lugar na yun. Ganun din naman po sa kalangitan. Ang ating pong Panginoong Jesucristo, ang ating nagsisilbing gate pass, ang pangalan niya lang po ang tatanggapin sa mga nagnanais sa parating na makapasok dito. Ang ating pong babasahin ang Gawa 4, versikulo 12, ito po ang sabi. Sa kanino mang iba ay walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating kaliligtas. Kininong pangalan po ang binabanggit dito sa Acts 4, verse 12. Wala pong iba. Tanging pangalan lamang po ng ating Panginoong Jesucristo. Walang ibang pangalan. Kahit gaano kasikat ang isang tao, kahit gaano kakilala ang isang tao sa mundo, kung siya'y mamatay,
hindi siya nakakilala sa Panginoong Hesukristo, hindi po siya makakapasok dito. Ang taong hiwalay sa Panginoong Hesukristo, ang taong malayo sa Panginoong Hesukristo, ang taong hindi kinilala ang Panginoong Hesukristo bilang Diyos na tagapagligtas niya, ay wala pong lugar sa kanyang kaharian. Walang lugar sa paraiso. Para po sa ating aplikasyon, sa ating pag-aaral, kaibigan, ngayong nalaman mo na hindi mabubuting gawa mo ang magliligtas sa iyo at makarating ka sa paraiso o langit na inaasam ng lahat, isang katanungan lang, magpapatuloy ka pa din ba upang kitain ng pabor ng Diyos? O naging malinaw na sa iyo na si Jesus lamang ang daan tungo sa kaligtasan at maisama ka niya sa paraiso gaya ng ginawa niya sa tulisan? Naway nangusap sa iyo ang kanyang mga salita. May oras ka pa, hindi ka pa binabawian ang buhay. Magsisi ka at talikuran mo ang iyong mga kasalanan at manampalataya ka kay Jesus at ariin mo siya bilang Diyos na tagapagligtas at magpasakop sa kanyang otoridad at maging hari ng buhay. Huwag mong hayaang lagpasan ka ng biyaya ang kaligtasan ng Panginoon. Huwag kang tumulad sa isang tulisan na patuloy na hinamak ang Panginoong Hesukristo hanggang sa kanyang kahuli-huli ang hininga ay hinahamak niya ang Diyos. Hindi siya iniligtas ng Diyos. Hindi siya iniligtas. Hindi siya inabot ng biyaya. Dahil ang isang makasalanan na hindi kinikilala o kumikilala sa Diyos na si Hesukristo bilang Diyos na tagapagligtas. Kahit sa kahuli-huli ang hininga niya, inaayawan niya ang Diyos. Kahit sa kahuli-huli ang hininga niya, ay hinahamak niya ang Diyos. Ngunit ang isang taong iniligtas ng Diyos o ililigtas ng Diyos, kahit sa kahuli-huli ang hininga niya, ay aabutin niya ito. Ganito nga ang nangyari sa isang tulisan. Nailigtas siya ng Panginoong Hesukristo. Nailigtas siya. Nawa ay maging isa ka. Maging tulad ka ng isang tulisan na ito. Na inabot, iniligtas ng biyaya ng Diyos. Huwag mong hayaan na maging tulad ka ng isang tulisan na patuloy mong hinahamak, patuloy mong idinidinay ang pagiging Diyos, pagiging hari, pagiging tagapagligtas ng Panginoon Hesukristo. Lumapit ka sa Kanya, sisi ka, manampalataya kay Hesukristo. At sa mga iligtas, at sa mga iniligtas naman ng Diyos, sa mga mananampalataya, na tulad ko at tulad mo, tiyak na makakasama natin ang Diyos sa paraiso. Dahil yan ang pinangako niya. Magpatuloy tayo sa paglakad sa daan ng Diyos. Bagamat patuloy tayong nakakaranas ng kabigatan, mga pagsubok, patuloy tayong magtiwala at tumingin sa biyaya ni Hesukristo. Patuloy nating sariwain ang ginawa niya na pagliligtas sa atin upang sa ganoon manumbalik sa atin ang kanyang katapatan. Alam ko at alam mo rin tayong mga mananampalataya ay patuloy na dumadanas ng kapighatian sa mundong ito. Ang mga suliranin sa kabila ng pagliligtas sa atin ng Diyos. Ngunit hindi naman tayo exempted sa mga ganitong bagay. Ngunit sa lang ang sigurado, sa kabila ng ating nararanasan, sa kabila ng ating pinagdaraanan, ang Panginoon Diyos kailanman ay hindi tayo iyo. Ang Panginoon Diyos ay lagi nating kasama. Ang Panginoon Diyos ay lagi nandyan para sa ating sandigan, ating batong panulok. Our foundation is Jesus Christ. Kaya hindi tayo mag-aalinlangan ng mga ngamba na kahit nangyayari na ito sa mundo, naganap na ang COVID-19, pandemic na ito, naganap na, hindi tayo mga ngamba, mararating na gaya ng mga tao sa mundo, kaya alam natin na ano man ang mangyari sa atin, ay kasama natin ang Diyos at makakasama natin ang Diyos sa paraiso. Masasabi natin ang nakalagay sa Pilipos chapter 1 verse 6. Ako'y panatag sa bagay na ito na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa
ay siyang magtatapos nito hanggang sa araw ni Jesucristo. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Napakaganda po ang mensahe ng bersikulo. Pangako ng Diyos, katapatan ng Diyos ang kanyang ipinakita dito. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, purihin ang pangalan ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Ilan namin Diyos, tunay po kami nagpapasalamat sa mensahe ng iyong Ebanghelyo na aming napakinggan sa araw. Tunay nga o Diyos, nakamangha-mangha ang iyong biyaya. Biyaya ng kaligtasan na iyong ipinakita sa isang tulisan na iyong iniligtas at inabot mo ng iyong biyaya. Sinama mo pa pari, Panginoon, sa paraiso. Nakita namin ito ng iyong kabutihan. Wa, ito ay maranasan ng mga tao na malapas sa inyo, ng mga nakikinig ng mensaheng ito, Panginoon. Abutin mo sila. Buksan mo ang kanilang puso at isipan. Nakita nila ang kanilang kasalanan, kanilang karumihan, at lumapit sila sa inyo, Panginoon, bilang Diyos na tagapagligtas nila. Huwag mong hayaan na matulad sila sa isang tulisan na binawian lang ng buhay, Panginoon, na hinahamak pa ngayon. At humantunga ito upang hindi mo siya upin, upang hindi mo siya iligtas. O Panginoon, magligtas ka ng marami sa ating kalagitnaan. Ngayong mga iniligtas ay patuloy mo ma-preserve. Patuloy mo kami palaguin, patuloy mo kami hawakan, Panginoon, patuloy mo ituon aming mga puso at isipan sa iyong biyaya lamang. Dagdagan mo, Panginoon, ang aming pagtitiwala sa iyo. Dagdagan mo, Panginoon. Pinagkakatiwala namin, Panginoon, ang isayang ito, tunay na magkakabunga, dahil ang aming Panginoon Jesus Cristo, siyang nagawa ito. Marami pong salamat, isamo at dalang sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang hapon po sa ating lahat.